Good morning, magandang umaga po. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. May maganda bang kinahinatnan ang Motor Vehicle Plate Standardization Program ng LTO? Sa mga naririnig ho natin balita, mukha daw wala. Bakit kaya ganyan ang nangyayari? At alamin ho natin kung ano ang iba pang mga pasikot-sikot at kung ano ang paliwanag sa atin sa iba't ibang mga katanungan na may kinalaman po sa Land Transportation Office. Kasama natin ang tagapagsalita ng LTO. Let's welcome back to the program, Mr. Jason Salvador. Sir, good morning po. Good morning, kuya. Morning po. It's always a pleasure to welcome. Be here. Have a seat, sir, please. Salamat po. Sir, let's get it straight. Yung kaibigan kong isa, January, nag-renew, nag-rehistro. Nag-rehistro siya. Kailangan yung lumang plaka, papalitan ng bago. Tama po. Bayad siya $450. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, wala pa rin. May konti kami naging problema no at the start of the motor vehicle plate standardization program. Itong yung binabanggit niyo pong kailangan ng palitan yung kanilang mga lumang plaka. Ito na po yung second phase natin. Yung unang phase natin, nag-issue po tayo ng mga bagong plaka, new design with new security features sa mga brand new sasakyan no. This January, katulad po ng nabanggit niyo kuya, nagpalit na nga po tayo no. Ire-require po natin yung mga kababayan natin pag nag-renew kayo, babayaran niyo na po yung bagong plaka. During the start of the program nitong January, nagkaroon po kami ng iba't ibang challenge sa pag-i-issue po ng plaka. Una-una, yung pag-o-order po hindi po naging ganoon kabilis no. Na-envision kasi dapat namin ito within a 45-day period dapat po ay naibibigay na po sa kliyente after po mabayaran nila. Kaya lang nagkaroon nga kami ng mga challenge. Isa dyan yung pag-o-order kaagad. Pangalawa, nakita po natin na medyo meron po tayong cleansing na dapat gawin sa ating database. Paano kung pag-o-order? Ibig niyo sabihin yung supplier ninyo? Hindi naman po on our end. Kasi po, di ba nagre-renew po tayo sa mga district office. Ang gagawin po nila dyan, i-collate yan, i-forward po sa kanilang mga respective regional offices. Then the regional offices will forward it sa central office and then the central office will order it sa ating supplier. So dito po yung initially yung sistema po rito ay medyo nagkaroon ng problema kasi hindi po nababasa yung mga files na fino-forward nila. So what we did was develop a software para talagang specific na po yung pag-order. So nung nagawa naman po yung bumilis ng konti. Kaya lang during the process may isa pa po kami nakitang problema. Kung matatandaan mo kuya, way back early 2000s and mga 1980s, 1990s, hindi pa po computerized ang LTO. Nagsimula lang po tayo 2003. So during those times, yung mga file number, for example, nag-register po kayo sa Quezon City, hindi po yung nagre-reflect sa Mindanao, sa Luzon, or whatever. Now, nung nag-computerization po tayo, pumasok po lahat yan. Ngayon, nagpapalit po tayong plaka. Since pag in-order yung plaka, pinapasok po yung mga file number, nakikita po natin mga problema na meron po may mga doble, meron po mga ganito. So in the process, we are already cleansing our database. Yes. But the question here is, why did you not parang do this before nagpatupad kayo ng standardization? Kasi ho, syempre, parang ang sasabihin ng marami dyan, you're putting the cart before the horse. Eh, meron palang mga ganyan mga issue. Dapat, syempre, alam naman natin, you don't just do something. You have to sit there and think about all of the things na maaring ma-encounter. Well, admittedly, kuya, no, talaga naman pinag-isipan natin ito mabuti. Kaya lang itong mga problema nito nag-crop up during the implementation period na. So, meron naman kasi tayo, no matter how well you plan this, pag in-implement mo na, doon natin nakikita yung mga konting glitches. So, we needed to adjust along the way. Pero hindi yung glitches nyo. Dahil, imagine, January, nag-file, nag-renew. June na ngayon, wala pa rin pa lumalabas. Ang good news dyan, kuya, no, nung nakita na namin lahat yan, naayos na natin yan, nakahabol na po kami. Supposedly, dapat nandun na po ngayon yan. I can verify that siguro po hindi pa lang po napapadala sa district office or baka naman hindi pa lang nasorat. Pero nahanap na nahabol na po namin yan. In fact, kung makikita nyo po sa lansangan, meron na po tayong mga ending 3 for March and ending 4 na lumalabas. So you're saying ngayon ho, wala nang problema? Almost wala na po. Nahabol na po namin yung backlog namin with regards to replacement of plates. So kung replacement of plates ang pinag-uusapan natin, kung magre-renew ako ngayon halimbawa ho na June, kailan ko makukuha yung plaka ko? Well, supposedly we still stick to the 45-day period. Okay, 45 days yun. So, maximum na yun ngayon? Dapat, opo. Pagka hindi, nangyari yung gano'n. Dapat ipagbagay alam nyo po kaagad sa amin para at least ma-verify po natin ano po ba naging problema niyan. Meron din kasi kami naging internal struggle dyan. Yung sa empleyado on the ground, medyo hindi rin po ganun kabilis ang pagkilos nila. Pero
what we did was, una, ni-remind po natin sila yung mga responsibilidad nila. Hmm. Pangalawa, nung hindi pa rin po kumikilos ng ganung kabilis as expected, medyo minimohan na po natin. So, sa mga tao na natin ang problema medyo dito. Medyo po. So, ang magkano ba talaga yung plaka? Well, ₱450 po ang sinisingil natin dyan. Kasi parang merong, yung sinasabi nila, 400, tapos additional na 50 for the sticker. Sticker. 450 ano? Po. Tapos may, actually, hiwalay yung sticker. So, 450 plus 50 pesos. So, that's another 500 na lalabas. Yes, 500. Ano ba yung, bakit separate pa yung sa sticker? Well, dun sa fees po kasi natin, sa fees and charges, since matagal na po, yun na po nakasaad sa ating fees and charges. And we cannot just change that on our own. We need to get approvals from certain authorities like the Department of Finance so that we could get those approvals. Kasi po, nakapeg na po yan, no, sa income po ng gobyerno. So, hindi po natin yan basta-basta mabababa. So, yun na talaga ang presyo. Opo, nung simula nga po nito, gusto natin ibaba to kasi nung binid out po natin yung ating plates and stickers, eh, of course, lowest bidder po yan. Mm-hmm. Nakakuha po tayo ng mas competitive na presyo. Kaya what we did was to write to the Department of Finance para naman ma-request, no, na baka pwede natin babaan yung charges since nakatipid tayo. So you're saying ngayon na mas mababa na ang supply sa inyo as compared to before. Yes, sir. Pero true. Hindi nyo maibaba yung presyo. Hindi natin kaagad-agad magagawa yan. Kasi po, hindi naman po kami nagdi-dictate yan. Although we submit our fees and charges to our finance authorities, no, kailangan bigyan din po nila ng approval yan kung gusto po natin baguhin. So we're just awaiting for the approval and then pag pinayagan so po tayo, bababa po natin. So magkano ang inaano nyo ngayon? Magkano ngayon ang tinatarget ninyo from 500? Kasi nagtatako, ba't kailang paghiwalayin pa yung ano? Ganun kasi talaga, kuya, yung naging fees and charges noon pa eh. Pero doon kasi, way back, ang pagbinibid po kasi yan, separate po yung supplier ng plaka, separate po yung plaka okay. Yung stickers. Ngayon, nagkataon lang, since we wanted to upgrade, inisa na lang po natin yan. Kasi our plates now also reflect the stickers, also contain the stickers that reflect the plate numbers yung sa windshield. So yung po isang innovation na ginawa natin yan. But so, mga magkano na ngayon? Well, we're eyeing somewhere between 380 to 400 na lang, all in. Ah, wala na yung wala sticker na separate. So, kasi kasama na po siya talaga. Mababawasan ng 100. Opo. Oh, kasi kasama naman siya talaga na... Dahil kasama na po siya talaga. Okay. But this will only be during the time of the standardization program. Pag napuno na po natin yan, napalitan na po lahat, then there's no need for that. Stickers na lang naman po yung babayaran dahil hindi na po papalitan. Okay. So, pagpapalit ng plaka na to, wala namang babaguhin eh, di ba? Wala po. Except yung entry, yun pa rin eh. Yun pa rin po. Yun lang itsura. Itsura. Unang-una, kunyari po, ang inisyo sa inyo, kuya, ABC123. Yes. Pag pinalitan po ng plaka yan, ng bagong disenyo, ABC123 pa rin po yan. Ngunit, bago na po yung disenyo, dagdag po yung security features, no? Marami na po tayo nilagay dyan upang una, hindi basta-basta madaya. Pangalawa, hindi basta-basta mababakbak. At pangatlo, hindi basta-basta matatanggal kasi meron po tayo ditong tamper-proof bolt. At pangapat, meron po dito yung sinasabi natin third plate sticker. Para po sa ganun, no? For some reason, natanggal yung plaka nyo, meron po kayong second identifying mark sa windshield nyo, kung saan nakasaad pa rin yung plate number nyo. Oh, pero yun ang sinasabi ngayon na rasyonal kung bakit kailangan natin yung mga luma palitan pa rin. Well, bukod po doon, no? Dahil nga maganda yung security features nyo, isa pong punto yun. Pangalawa, kung mapapansin nyo, kuya, sa lansangan natin, since the 1980s, paiba-iba po yung disenyo ng plaka natin. Nagmula po yan sa puti, sa green, naging puti, naging meron pong Rizal. Tapos sa ilalim po, may iba't ibang slogan ng iba't ibang administrasyon. Kaya matatag na Republika, at Pinoy 2004. So, all this time, umabot na po yan to 9 or more designs. Ano? So it has become very confusing sa ating mga law enforcers, much more sa ating mga motorista to identify which are the authentic plates. At sa ganun, nagkakaroon tuloy ng paraan para madaya ng yung mga medyo makakating isip natin mga kababayan. So we thought na mas maganda baguhin to, iisa na lang, para sa ganun, standardized, no? Ingat natin yung kalidad at dagdagan yung seguridad ng ating mga kababayan. Pero sinasabi nila ngayon, madali pa rin tanggalin eh. Kasi well, that's not true. That's not true. We tested it time and again. Ano? Hindi naman natin sinasabing imposible. Mm-hmm. Kuya, no? But we try to make it harder for these people to detach your plates. Kasi marami dyan, pinarada nyo lang na nakawin yung plaka nyo. No? Mm-hmm. A lot of people exchange their plates for various reasons. For as simple reason as avoidance of number coding to something as grave as carnapping and other criminal activities. So what we try to do here is to make it harder for these people to do this. Unang-una, hindi na basta-basta matatanggal sa sasakyan mo. Pangalawa, pang natanggal nila, kailangan meron pa sila ng sticker. So either or,
meron ka pa rin seguridad. Mm. So ano bang, bakit pa special yung ano na yun? Ba't hindi basta matatanggal? Well, doon sa bolt natin, kuya, no? nothing naman really, not rocket science naman dyan. Sinasabi lang natin, yung special bolt natin, pag hinigpitan mo na yan, kuya, yung pinagkakapitan yung tornilyo, pinagkakapitan ng plaques, matatanggal yan. So magiging paku type sa. In that manner, pag gusto mong tanggalin yung plaka mo, either sirain mo yung bolt or masisira mo yung plaka. Pag nagawa yon, eh, hindi mo basta-basta madilipat o hindi mo basta-basta magagamit. Okay, pero ito ngayong sinasabi na nagpapalit ng pagkakasi tinanggal mo yung plaka na yan, eh, di ba? Merong mga law enforcers, ganun ang ginagawa. Ay, binawal na natin yan, kuya. Dati po kasi ang ginagawa dyan, yung mga offenses or violations na impoundable, instead na i-impound yung actual vehicle, tinatanggal yung plaka. Ang tawag po natin yan, technical impounding. So totally, wala hindi na ganyan. Hindi na po pwede yan. Opo, kasi ginawa natin permanent yung plaka. Para sa ganun, walang dahilan para tanggalin to. Kung kailangan ko huli, didalhin yung sasakyan. So no matter what is the violation, hindi pwede nang tanggalin ng plaka. Oh, specifically, kung impoundable yan, di-impound mo. Hindi impound mo pwede gawing technical impounding. Ngayon, dito sa mga bago, kasi ang isa sa mga nagiging confusion pa rin, itong no plate, no travel policy. Kasi hanggang ngayon, although marami ng clarifications na lumabas, pero hanggang ngayon, yan pa rin yung sinasabi nila. Ah, hindi ka pwedeng bumiyahe kung wala kang plaka. Ngayon, hindi naman naglalabas kaagad ng ano, dapat kasi pag nilabas ko sa sasakyan ko, sana nandiyan na yung plaka. Dapat. Kung binili ko. Dapat. Diba? So, paano ho ba ngayon ang situation talaga? Well, primarily, kuya, buti na nga ng tanong mo, no? It has been very confusing para sa ating mga kababayan. Time and again, ang sinasabi natin, ang polisiya po ay hindi po no plate, no travel. Oo. Instead, ito po ay no registration, no travel. Bakit po? Bakit po ba tayo nagpatupad nito? Nakasaad po kasi sa batas natin, when you buy a brand new motor vehicle, you are only given 7 days to register it. And beyond that, it will be deemed as unregistered. And dapat talaga naman, siguraduhin mo na nakarehistro ka kasi lugi ka as exactly. a motorista. Exactly. May mga ilang kaming instances, bili, hindi pa narehistro sa katagalan dahil sa mga dealers na carnap. Ngayon, dahil wala siyang ORCR, wala siyang dokumento, hindi niya maklaim sa insurance ngayon. Ibang ilang beses, nabangga naman, ganun din, hindi siya maklaim. Kaya pinipilit namin, nagpatupad kami ng no registration no travel upang sa ganun, maproteksyonan yung consumer, yung motorista na i-rehistro mo na ito bago mo gamitin. Ang problema naman ngayon ho doon, hindi naman lumalabas yung plaka within 7 days. Well, that's not true. Kuya, ganito yun. Hindi, ha? Totoo ho yun. Ganito nangyari. Because that is based on my experience. You cannot tell me that it is not true. Well, ganito po. No? Depende po yan. Kasi ito yung challenge dyan, kuya. No? Alam naman natin, pag bumili tayo ng sasakyan, ang nag-aasikaso po ng ating mga rehistro, ating mga dealers. Kasi meron silang free registration na tinatawag, no? Ngayon, time and again, pinapaalala namin sa kanila, when the customer buys a vehicle, agad-agad idalhin mo sa amin. Ang nagiging problema po kasi dyan, kuya, kunyari bumili ka ngayon, hindi naman kinabukasan dadalhin po nila yan sa LTO along with their other requirements. Ang nangyayari dyan, i-calculate po nila yung requirements nyo, then i-calculate pa po nila yung ibang bumili sa kanila bago po nila isasubmit sa amin. In that manner, nangumukha pong hindi namin kaya i-deliver in 7 days. No, pero that is already registered, eh. Di ba? Kasi ay, nasa hindi yun pa na po. Hindi, meron na kasing mga gano'n na instances. Kagaya nung, eto lang, instansya, recently, pick up. Bumili yung kaklasiko. Bumili yung, dalawang kaklasiko yung bumili ng pick up. May rehistro na. Ay ilang, ano na ho, mag-iisang buwan na wala pa yung plaka. Ay, dapat po meron yan. Kasi po, tinitiyak po namin. Eh, pagka pumupunta sa inyo, wala kayong maibigay. Sir, ganito, no? Mas maganda niya. Kunyari, sinasabi sa inyo ng dealer, ay, wala pa po silang plaka. Kayo na mismo. Exactly. As the owner. Kami na nga ho mismo yung nagpapunta eh. Wala pa rin eh. Talaga? Wala pa. Wow. So this is the case. Dapat po yung mga ganyan, i-report nyo po kaagad sa amin kasi we kaya made it. Kaya sinasabi ko na sa inyo ngayon. Well, thank you. Thank you. Kuya, dahil no? Madami hong hindi lang ganyan isang beses instances. Dahil kasi ho, kami, siyempre, nasa kumpanya, nag-purchase tayo ng mga sasakyan. Hindi lang ho isang beses yung gano'n na kami mismo nagpa-follow up, nasa na yung plaka nito. Dahil hindi na nga kami umaasa sa dealer. Dahil minsan, mga dealer natutulog eh. Tama diba? Po. Okay. Pero even if it's already registered, when you go to LTO, sasabihin nila hindi pa naayos yung plaka nito. Wala pa, hindi pa lumalabas. Well, I really appreciate the report, kuya. Kaya nga ini-encourage din natin mga kababayan natin, pag meron kayong ganito, i-report nyo po sa amin. Kasi the reports that we are getting from the ground na ito na, 1:1 po kami. Meaning, pag lumabas po yung ORCR nyo, lalabas din po yung plaka nyo. So you're saying now, dapat pag nandyan ang ORCR mo, nandyan na rin po together plaka with the plate. So if there, if there are instances na may ORCR ka, wala yung plaka, something is wrong. Wait, dapat po, may mali na po dyan, report nyo po kaagad sa amin. Kasi kami naman po, kung aming end naman po may kasalanan, for example, sa on the ground, sila naman po nagkukulang, hindi naman po tayo mag-aatubiling sitahin at parusahan din naman pero hindi ba kayo naman nagbibigay ng penalty sa mga car
car dealers na... Ah, we do. Halimbawa kasi dapat obligasyon nila yon na do. Bago nila ilabas yung sasakyan, see to it na yun eh, may ORCR na. At pag may ORCR na, wala na talagang no plate, no travel pa. Actually, we do, kuya. In fact, ngayon, ano, ang dami na naming nabigyan ng show cause orders at marami na kami na-penalize to a tune of 100,000 pesos per dealer. Marami kasi silang konting diskarte dyan. Ano? Alam mo yung nabalita mo yung nag-be-issue ng several sales invoices. Oo, kasi ang nangyayari, halimbawa, sige, 7 days yan. Pero meron ako panibagong invoice sa'yo. So, minsan, dalawang buwan na, iniiba-iba lang yung invoice. On their end kasi, alam nila, hindi ka agad nila inaasikaso. Kaya nagbibigay sila sa customer ng several sales invoices. Which is, pag nireklamo naman sa amin, ina-action na natin. Marami na tayong sinokos, kuya. Marami na tayong pinanalyze. At ngayon nga, binibigyan pa namin sila ng option, why don't you do it this way? Kunyari, before you sell the vehicle, i-register mo na under your name. For example, you are UNTV Motors. Uh-huh. Kunyari na lang, di ba? Pag kumuha ka sa manufacturer mo, let's say, 10 pickups, huwag mo nang hintayin mabenta mo yan. I-register mo under your name. Uh-huh. Para meron na siyang ORCR, meron siyang plaka. Pag binili ni Jason Salvador kay UNTV Motors, registrado na. Hindi ako mamroblema. So, ano na lang siya? Parang deed of sale na lang, transfer nung ano? Ayaw nila ng ganun eh. Kasi para magmumukhang second hand daw. Sabi naman, sige, i-invoice mo. We'll treat it as brand new pa rin. Para naman hindi ka malugi. Diba? Mm-hmm. So, may mga ginto na kami options. We've been trying to tweak the system. We've been trying to work with them. Stream it down so that, you know, kasi at the end of the day, kuya, yung customer nila, yun yung publiko namin. So we're trying to work together. Pero can you not come? Kasi iba yung pakiusap lang, ho. Iba yung parang usapan lang. Kesa sa, can you not come up with a circular or something that is going to be a mandatory thing for the dealers? Kasi if it's not mandatory, then alam nyo naman siguro sistema natin, mga Pilipino. Of course, kami, no? Although we are the regulating agency, we want to make it a win-win situation. Alam nyo, thriving, malaking industry rin naman po yung transportasyon. Gusto rin naman natin yung komportable sila. So, what we do is we meet regularly with company, with dealers, no, yung mga associations sila, to find a middle ground, a solution wherein hindi naman po maapektuhan masyado yung negosyo nila. At the same time, mapagsisilbisyo naman po yung publiko na gusto rin nating pagbigyan. So, pwede pa rin ngayon yung pimili ka ng last number mo? Honestly, kuya, hindi naman talaga namin pinapayagan yan. Ano? Ang policy kasi natin talaga dyan, first in, first out. No? Oh, hindi, kasi ngayon, ang sasabihin sa'yo ng dealer, ano bang gusto mo pang coding? Ano bang number, ano bang ending ang gusto mo? So, totoo ba yun o hindi? Supposedly, hindi po talaga dapat totoo yun. Kasi, bakit po supposedly? Ibig sabihin, nangyayari. They still try. They still try to tell the customers that they can do it. Siguro, minsan, nakukuha na sa sambahan nila. Kunyari, ni-request mo ko yung ending 9. Eh, nagkataon yung binigay sa ending 9, then... Hindi, pero in most cases, ganun eh. Dapat, lahat ng mga dealers, ganun eh. Anong bang ending mo? Well, ang polisiya namin dyan, kuya, officially. First in, first out. Kung kunyari, lumabas si ORCR mo, ito yung nakatapat sa yung plaka. Yun na yun. Ah, so pag walang pili-pili. Dapat, opo. Alright. Eh, yun hong special plate. Ay, tuloy pa rin po yun. So, sa special plate, magkano ba talaga? Well, dalawang klase pa rin po yung tinatawag natin, optional motor vehicle special plate. Ano? There are two kinds. The one is the three letters, three numbers, yung ating lumang, ano, matpipili nyo yan. Kung ano yung alphanumerics nyo, that's for 15,000. So, ang pwede mong piliin, tatlong letters. Tatlong numbers. Pero yun yung 15,000. 15,000. Pero meron two numbers lang, diba? Ito yung higher premium ng konti. Three letters, two numbers naman po. That goes for 25,000 naman po. 25,000. So, yun lang ang pwede. Yung pa lang po. Pero eventually, naghain na rin po kami ng proposal for that three letters, four numbers. Kasi yun na po yung current alphanumerics natin. Dahil four numbers na tayo ngayon. So, pwede nang yun ang request. Na po. Hindi ba pwede yung four letters? Wala pa po kami ganun. Wala pa four letters. Ano? Kasi mahirap bumuo ng pangalan dun sa three letters. Although mayroong... Well, initials at least. But just basically... Yung three letters and three numbers, 15,000 talaga. 15,000 na po. Yung three letters, two numbers, 25,000. So, wala namang patong na pala doon. Maganda nga ina-announce natin ito ngayon, kuya. Kasi sa on the dealers end, minsan maririnig ka iba-ibang presyo dyan. Ano? No, kasi may nagpapatong. Eh. Oh, well, it's up to them ano, kung tatanggapin naman. But we don't encourage that. Kasi pwede naman kayo mismo, the motorist, can apply to LTO directly. Hindi naman kayo kailangan sa...
What about yung hung may existing na plate number na? Mm-hmm. Yung mga existing na plate number, can they still like, alimbawa, nabili ko second hand, mm-hmm. wala naman akong choice mm-hmm. dahil yun na yung plaka nun. Mm-hmm. Pwede ba ako mag-apply ng special plate? Well, sadly, no, kuya. No? Kasi meron po tayong batas na sinusunod dyan, yung tinatawag nating permanency of plates. Supposedly, or truly, dapat na kung ano yung inisya sa'yo ng plates for the lifetime of the vehicle yan. O ika nga eh, from birth to death na yun. Hanggat buhay yan sa sakyan mo, yun na lang yung plaka mo. Hindi may rational ba dyan? Kasi tingnan ho ninyo, ha? In other countries, mm-hmm. kasi I've been to a lot of countries already and I've been asking them around dahil nakikita ko may mga nagbebenta rin ng sasakyan. Mm-hmm. And one of the things na ginagawa ng isang nagbebenta ng sasakyan, of course, is tinaalam niya muna ng background ng binilan mm-hmm. ko. Of course. Or ito ba ay ginamit for mm-hmm. what? Kasi mm-hmm. baka mamaya ito naman ginamit for security or whatever. Or may ang gumamit nito ay isang politikong maraming humahunting or things mm-hmm. like that. So, yung plate number na yon mm-hmm. ay medyo bantad na. Tama. Ngayon, kung halimbawa, bumili akong second hand na sasakyan, yung binili ko sasakyan mo, ikaw ay medyo anak ko ng mayaman, oo. Tapos ikaw ay target ng mm-hmm. kidnapping tama, or tama. Whatever, yung plaka na yon yun ang mainit. Nakamarka, mm-hmm. mainit yung kaya nga binenta na mm-hmm. niya. Pag binili ko, parang hindi ba nilagay ko yung sarili ko sa alanganin? Tama. And wala akong choice dahil hindi ko na pwedeng palitan yung plaka. Mm. Hindi po ba na iniisip natin? Well, before you answer that, sir, we'll pause for a break. Babalik po kami.